Panginoon, sa mga ibigay ng iyong pagkakas. Panginoon, sa mga ibigay ng pagkakas. Sa iyong mga ibigay ng kaya naman ang lahat na ay buhay sa araw ng Ginoon, sa araw ng isang Yesu. Sa sarili lang niya, ay kung diibigay, ito ay aming isasaysay sa buong susunod na dati. Sa ganito ko sa sarili ng lahat ng iyong Diyos, ang pagkakas sa napagkasa, ginagawa na ang todo el mundo,
sapagkat ang sino mang uminom ng aking tubig at kumain ng aking laman ay tuloy-tuloy na pinayag natin sa Ebanghelyo ng Kasalukuyan. Anong sabi ng Panginoon? Ay magkakaroon ng anong magkakaroon sa lahat sa inyo? Sa akin, hindi lang sa inyo, ito ang nagkakaroon ng kumunyon. Pero sa lahat ng kumunyon, magkakaroon Amen.
ginaay katawan ang dugo ni Kristo. So yung tinatanggap natin, yung hostia, kasi yung ginagawa ko natin dito, one species, kung tawagin natin, sa isang anyo ng sa anyo ng tinapay. Kung kayo ay makapunta sa bahagi ng Cavite, hindi dumalangit na mo sa akin. Sa kanila tinatanggap nila ang komunyon sa dalawang anyo, sa anyo ng tinapay at ng alak. Sa atin sa dalawang ng tinapay. But anyway, makita ko natin kapag yan ay katawan, kasama na yan ang dugo. Kasi wala namang katawan na walang dugo. Yung katawan na walang dugo, hindi na buhay yun. Bangkay na yun. Kaya bahagi yung mahusap ng katawan. So yan, tinatanggap ninyo si Jesus sa banal ng komunyon sa anyo ng tinapay at na alam. Bahagi yung mahusap ninyo na bakit ibinigay ni Jesus? Bakit tinanggap ni Jesus yung banal ng komunyon? Kasi gusto ni Jesus na tayo ay makasama. Hindi lamang sa Espiritu. Hindi lamang sa Espiritu. Naiintindihan niya yung ating katatayuan. Sabagat hindi lang tayo ng Espiritu. Tayo din ay mayroong katawan. Kaya namin is Jesus na makasama niya tayo sa Espiritu at katawan. So, hindi lamang sa Jesus ay inaroon sa langit at tayo na dito at sabi natin ay kasama natin sa Jesus sa Espiritu. Hindi. Sa banal na komunyon, kasama natin sa Jesus. Kasama natin ang Diyos. Hindi lamang sa Espiritu. Muni, katawan at dugo. Personally and physically present. Say narito sa katawan at Espiritu. Ganun tayo kamahal ni Jesus. Ganun tayo kamahal ni Jesus. Kaya bahagi mo na ating patuloy sa pinagawa gawain natin bilang mga maramdaman na yung Kristiyano na Katoliko. Na kapag tayo ay magsisimba mula ngayon tayo natatanggap ng unang mundo ay umahari ay hindi lang kayo magsimba kundi sa loob ng pagdiriwang ng misa tumanggap kayo ng banal na komunyon. Maliban lamang sa dalawang pagkakataon. Ano yung dalawang pagkakataon na ito? Na hindi kayo pwede tumanggap ng komunyon. Ano yung dalawang hadlang para huwag tayo tumanggap ng komunyon? Alam niyo ba yung dalawang hadlang mga bata? Hindi nyo lang hadlang? Nakalimutan nyo na yung hadlang pero kayo hindi pwede tumanggap ng komunyon? Ano yung hadlang? Kapag kayo ay may kasalanan malaki. Ang tawagan natin ay mortal sin. So, kasalanan malaki versus kasalanan maliit. O, minyan sin. So, kasalanan malaki. Saan tayo nagkakasala? Kung saan natin masasabi na tayo nagkakasala? Kapag tayo ay lumabag na? Kapag tayo ay lumabag na? Na? Utos na Diyos. So yung utos ng Diyos. Ilan ba ang utos ng Diyos? Sampo. Alam niyo ba yung sa utos ng Diyos?
Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, ng higit sa lahat. Pangalawa, utos ng Diyos. Ano ang kalawa utos ng Diyos? Huwag mo gamitin ang pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan. Halimbawa, ang tulad-tulad ay Diyos ko. So, ibig sabihin, gamitin natin ang pangalan ng Diyos. Walang problema yung pagdaman ng pangalan ng Diyos. Pero yung huwag natin gamitin nang walang kabuluhan. Pangalto, anong pangalan mo sa Diyos? Mangiling ka o magsika ka kung araw na Linggo at Biyesta Panghiling. No? So every Sunday, no? Magsisimba kayo na maging bahagi ng ating pagkilos. Ang makinig ng salita ng Diyos, tanggapin natin sa Jesus. So every Sunday. So, sa ating lahat, pesta ng Panginoon, matutuloy ang pesta ng Panginoon natin. Ano yung tatlong pesta ng Panginoon natin? Yung hindi nyo ang pagkakalala ng ikaw, pero yung obligasyon tayo na magsimba. Ano yung tatlo? December 8. Mabuhay mo sa Lucena pa. So yung tatlo nito, no? May mga kapatang tusin. Depende yun kasi sa yung pyesa ng patron ng parokya. Well, sa atin naman ginagawa natin yung ko. Yung pyesa natin ay ginagawa natin palagi ng araw ng Linggo. Bagamat yung pyesa talaga sa parokya ng yung November 3. Pero dito sa parokya natin, yung kapistahan sa San Martin ay tuwing ikalawa Linggo na Nobyembre. So, yun po, yun ang piyesta ng Panginoon. O, balik tayo sa mga utos ng Diyos. Pangapat ang utos ng Diyos ay pangapat? O, bigin mo kung ikala sa iyong kapwa.
Ikasya. Ano ikasya? Huwag mo pag-asahan ang imong asawa. Number 10. Ay, number 10. Huwag mo pag-asahan ang imong pag-aaral. So, imagine din, sa isip mo pa lang, habang inisip mo lang, pupunin mo ilang oras pa ako po nyo?
So para pagandaan natin ang si Jesus. Kasi baka akala natin yung ating pinagkakalala ng isang ordinaryo pagkain. Hindi. Akala ba natin ang Diyos ang nadalangin sa tao ng kasama. At nawa po ako sa pagkandang ito ng puno. Pagsabi mo natin, ang maya na nagkakayo ng mundo, nagkakating sumali, kayo pipila sa nasabihin ng pari kung ulit nyo sa sabon ng opinion, katawan ni Kristo. Anong sasagot ninyo? Anong sasagot ninyo? Amen. Anong ibig sabihin ng amen? Anong ibig sabihin ng sa iyo amen? Na iniwala ako. Yun po ay sure. Ibig sabihin yung salitang amin ay naniniwala ako. Anong ibig sabihin yung amin? Naniniwala. I believe. I accept. No? So yun ang nakawag na ng kalimutan. Yun ang ibig sabihin ng salitang amin. No? Kaya kapag sinabi yung pari, katawan ni Kristo, anong isasagot ninyo? So, ilalabas ninyo ang inyong dila, no? Para ibigay yung banal na komunyon. Ibubukal ninyo ang inyong bibig na maayos at ilalabas ninyo ang inyong dila. Huwag kayong maya na ilabas ninyo ang inyong dila. Ang mahalaga ay para matatag ninyo si Jesus. And then, pagtatag niyo kay Jesus, ano gagawin niyo? Babalik kayo sa inyo, upuan. At kayo ay luluhod. Luluhod kayo sa lugar ng inyong pinanggalingan na kayo ay magdarasal. Kakausapin ninyo si magkwentuhan kayo. Kung naisang kapatihon, no? Ito yung aking buhay. No? Sana ako ay gabayan niyo ako. Ako ay tulungan ninyo ako. Yung aking mga hinihili, sana ako ay magkaroon ng kakalaman. Ipagkasa ninyo, katabi. So, bago ang usap ng pangitan
marami rin tayong gusto sabihin sa kanya. So ito yung biyaya na ako sa aming maging pagmahal yun. Kaya ang sabi natin ay yung ibinibigay, yung ipinangako ng Jesus, yung buhay na walang hanggan, yung mga sama natin sa Jesus doon sa langit, kasi yun naman yung kakalagyan. Hindi lang sa patungkulong tayo sa langit. Ulit na doon sa langit, yan doon yung kalimitan ng walang hanggan sa pagkakalagyan doon sa Jesus. So, thank you.
magstay po tayo lahat. Mapagmahal na Ama, sa mga halagang araw na ito, kami lumalaki sa iyo upang manalangin ang kasama ng mga bata at ang kanilang pamilya. Sa bawat manalangin ng ating isang sagot, mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Maka